meron kami ipakita na application ng Arnis. Na, for example, yung kalaban may hawak na sandata, defensive naman na walang hawak na sandata. So, una ipapakita namin ang Arnis. So, ang Arnis ay extension ng kamay natin. So, kaya nga ang yaw yan ay nagmula sa walong palo ng Arnis. So, gagamitin ko ang aking kamay na haling tulad ng Arnis. So, walang hawak na sandata. So, palo. So, one. So, yung palo, automatic na. Kaya sabi ni Grandmaster na Fernandez, walang blockings. So, yung palo niya, yun na rin yung striking. So, nakita nyo, depends. Actually, ang Arnis, hindi natin ginagamit para ipalo. So, nagpa-practice tayo for defense. Not actually for attacking your opponent. Then, so, nandyan. So, sa pamagitan nyan, wag natin gawin yung gusto natin mangyari. Yung palo natin, mamatay ang tao. Saksak. Palo. Palo. So, ganun kabilis. So, tingnan nyo. Meron tayong 27 vital points ng katawan natin. So, pag once na ma-master natin yan, so, alam natin nag-aaral ng martial arts. So, kahit na gumamit siya ng lakas, hindi niya magagawa. Bakit? So, sumuntok man sa sumipa, sumaring mabali yung kamay niya. Kasi, na-lock natin, na-disarm natin yung force ng kalaban. So, gagawin natin yung ginawa nila kanina, patay yung tao. So, hindi tayo nag-aaral ng martial arts for healing. So, pinapractice natin. So, for defense. Nakuha natin. So, yun lang po. So, ito naman. Hindi ko na ang patagalin. So, itak. So, ang pagkakaiba ng Arnis sa itak, mayroong blade dyan. Diba? So, ang pagkakaiba naman, paano kaya natin i-disarm yung itak at pamalo? So, ang palo, balik muli na Giovanni. Palo. Pagpalo. Pag-block natin, pwede natin hawakan. Pwede natin agawin. Pero sa itak, hindi po pwede. So, tayo mismo nag-create na sarili nating kamatayan. Okay. So, taga. So, mayroon tayong in, and out. Okay. At, yan. So, nakita natin. So, nakita nyo na ano ba? Nakita nyo? So, hindi kagaya ng Arnis, kaya hawakan natin dyan. So, napakasimple lang. Paano natin? Huwag natin hayaan na nilaslas natin. Bang! Bang! Hindi namin tinuturo yan. Tinuturo namin. So, paano ilak? Ano? So, huwag saksakin. Actually, yaw yan is deadly martial arts, Filipino martial arts. Lahat ng litid ng katawan ay ilaslas. So, litid ng buong katawan. So, napaka-dangerous. So, hindi namin... Kasi, at higit sa lahat, mayroon tayong tinatawag na how to study the self-defense. Self-defense yourself with disarm the opponent, damage or without damage. So, pag damage natin yan, ito na yon. Pag without damage naman, huwag naman natin sasaktan. Pwede natin dalhin yan. Okay, pwede natin dalhin yan sa munisipyo. Ha? So, taas. Tapon nyo sa lawas yan. So, kahit anong gawin na sipa, suntok. O pwede ko na siya dadalhin ngayon anytime. So, doon ang napakasimple lang. Huwag naman natin saksakin, wala nang magagawa yan eh. Lasin natin. O, diba? Mabubuhay pa kaya yan? So, yun lang yung principles ng yaw yan. Napakasimple lang. So, marami pong salamat. Kahit paano, mayroon kami pinakita na ibang sequence ng movement.